may na-detect na raw ang sonar equipment na ginagamit sa paghahanap ng eroplanong sinakyan ni Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo. At kaugnay po niya na makakausap natin sa telepono si Yusek Benito Ramos, Executive Director ng NDRMC. Magandang hapon po, Undersecretary Ramos. Ian, magandang hapon. Good afternoon sa ating mga kababayan. Yusek, ano na po ang latest kaugnay sa na-detect ng sonar equipment sa crash site? Ito na po kaya yung eroplanong sinakyan ni Secretary Robredo? Hindi po ito sigurado. Dahil nagdadive pa sila kasalukuyan ngayon. Ito ay yung tauhan ng Patrol Gunboat 378. Commanding officer nito ay si Lieutenant Senior Grade ni Ryan. Direct contact ako sa kanya. Negative pa, hindi pa natin masigurado kung yan na nga yung na-detect na metal. Dahil any metal for that matter, ma-detect niya ng sonar sa ilalim. Okay. Yusek, base po sa lokasyon ng crash site, ano po yung mga challenges na hinaharap ng mga rescuers? Sinasabi po, no, medyo napaka-tindi raw po no, nung current dun sa ilalim po nung karagatan na yan sa Masbate. Yusek? Oo po, yan ang isang sa mga challenges, yung current. At habang tumatagal ito, lumalawak ang paghanapan natin dahil yung possibility na tangay ng current, kaya kwalito, dumami na rin ang ating mga responders dyan. Yusek, kapag po ba dumilim na maya-maya, ay magpapatuloy pa rin po ba yung search and rescue operations natin? Opo, yung sa surface, hindi sa underwater. Dahil kung madilim, ay chances are very slim na makita natin. So yung sa surface, ituloy-tuloy ito kagaya kagabi. Yusek, sa ngayon po, kumusta naman po yung mga tropa natin na naghahanap kay Interior Secretary Jesse Robredo? Sila po ba yung napakataas pa rin po ng moral ngayon at positibo po ang kanilang hinaharap po na makukuha po ng buhay ito pong si Secretary Robredo? Opo, at nagdagsaan na dyan yung both, yung Navy at saka Coast Guard. Meron na rin yung galing sa Cebu, yung dala nila yung SAR V-3504. Search and Rescue Vehicle yan, 3504. Meron din yung galing sa Macnog Coast Guard Station hanggang sa Bulan at saka yung Pasakaw, Camarines Sur. Nagdagsaan na dyan at saka yung 9th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sama-sama na po sila dyan sa area ng Masbate. So Yusek, hanggang anong oras po mamayang gabi natin inaasahang magpapatuloy po itong rescue operations po? Ang kwanjan, ang overall commander ay si Major General Ed Del Rosario. Sila ang mag-desisyon po nito. Kagabi, inabot ng 1:30 ang temporarily suspended yung kagabi. So, ang mag-desisyon nito ay yung overall commander on the ground. Ulitin ko lang po, General Eduardo Del Rosario, yung SOLCOM commander. Alright, marami pong salamat, Yusek Ramos. Makikibalita po ulit kami sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Ian. Good afternoon. Okay. Yan po ang tinig ni Yusek Ramos.